Yan, yeah, bling-bling. Labang na layo, labang na tayo. Konti na lang. Konti na lang, sir. Kayang-kaya, konti na lang, sir. Patay na natin to, sir. Ang ganda ng game yan, alright? Welcome back sa Bok Gaming. So guys, for this episode, magkakaroon na tayo ng overview para dito sa bagong playthrough na Gen Fishy. Right now guys, available na yung mismong gameplay niya. So maglalaro tayo, gagamitin natin yung browser natin. Bakit browser yung gagamitin guys? Kasi multiple platform yung pwede natin paglaruan kay Gishi. Pwede nyo gamitin yung Android, iOS, web nyo, and magkakaroon din yan sa Nintendo Switch, even sa PlayStation console nyo. Guys, ganun kalaki itong project na to. So, big project play to earn itong Genko Kishi. And, babagnit ko na lang, kukunin ko itong mga Telegram ko. Right now, guys, nakapartner din sila sa Fairy Tales, Sanrio, and also Takanatsume Dan Anime. And finally, Yoshitaka Amano. Si Mr. Amano, siya lang naman, guys, yung visual artist para sa Final Fantasy. And then sa Metaverse system naman nila, nasa City Japan, prefecture sila. So ito yung Hikone City. Tama ba? Hikone City. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Anyway, kayo na bang bahala dyan. Anyway, yung Hikone City na yan, parang big thing siya pagdating sa Metaverse. So ganong kalaking project yung inaasahan natin dito. Sir. Pero don't worry, iisa-isahin natin yan. Papakita ko yung mismong gameplay kung magugustuhan nyo tong play to earn na to. So huwag na natin patagalin pa. Let's check this overview. So, ito yung mismong website ni Genso Kishi Online Metaverse. So, in short, Genso. So, guys, as mentioned, multiple platform yung pwede mong paglaruan nung play to earn na to. So, pwede mong gamitin yung inyong PC. Pwede rin yung mobile device. So, nakita rin natin, pwede rin gamitin yung PlayStation or even yung Nintendo Switch nyo. So, wala tayong magiging problema kung saan natin lalaroin itong Genso. And as mentioned guys, no, right now, officially released na yung mismong game niya. So, papakita ko sa inyo yung laro para magkaroon kayo ng idea. By the way, this game is under Polygon Network. And yes, free to play po siya. And then dito sa kanyang website, bago natin laruin, meron silang mga previous event, previous post, previous topic na pwede nyong balik-balikan para magkaroon kayo ng update. So anyway, bababa lang natin mismo sa kanilang website para magkaroon din kayo ng idea. Ano ba tong si Genso? So right now guys, no, RPG game to. Okay, if you want to play this game, kailangan mo ng at least one character. And then may mga NFT siya such as weapon. Siguro nabanggit ko kanina, Bok Gaming free to play, paano ba ako magkakaroon sakali ng NFT dyan? So right now guys, meron tayong event. Yes, sumali kayo dito sa giveaways natin. Mamimigay tayo ng sword NFT. Kung paano ka makasali, pretty much napaka basic lang. Mag-join ka lang sa Telegram group ng Philippines or Telegram PH group. Don't worry, yung link niyan ilalagay ko sa description. So, kung nagustuhan mo yung game na to, gusto mo ng libreng NFT sword, sumali ka sa Telegram group. Ganun kadali lang guys, makikita niyo yung mechanics dyan. So, na-play na natin yung kanyang sample trailer, no? And as mentioned guys, free to play yung game na to. And malaki, malawak guys yung mismong laro niya. Yung leveling system niya, maganda rin, which is papakita ko rin sa inyo maya-maya para magkaroon kayo ng idea. And then, nakalagay na dito, Play and Echo. So, rare items acquired from the dungeon can be sold by NFT. Yes guys, hindi lang binibili yung NFT dito. By simply playing the game, you can actually acquired an NFT. Okay, right now guys, may mga game no, or before no, nauso yung mga ganito pero biglang nawala along the line. Thankfully, si Genko Kishi binalik niya yung ganitong pwede kang mag-loot ng NFT. And depende yan sa rarity, pwede mong benta ng mas mahal. Okay? UGC to earn, nakalagay dito, the one and only NFT created by the player develop the game. And later on, mag-feedback din tayo no, sa mismong gameplay para dito kay Genko or Genso Kishi rather. So, nandito yung website. So, hindi naman natin tatagalin itong website. Inabigate lang natin. Wala naman tayo masyadong dapat i-check dito, which is yung roadmap lang naman. As mentioned, bago pa lang yung play to earn na to. Pero kung titingnan natin guys, no, itong roadmap nila,
Good thing wala rin na silang naging delay. Para sa akin, good yon kasi nga considering nagkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon ng maraming delay sa ibang play-to-earn, kay Genso, wala tayong naging problema. And hopefully, no, pagdating ng 2023, mag-start pa or magtuloy-tuloy pa itong roadmap nila. And guys, magkakaroon din sila, ma-mention ka na lang, no, first land sale, itong tatawag natin na housing area. Yes, magkakaroon sila ng digital asset dito kay Genso Kishi. Okay, so navigate lang natin and makikita nyo guys yung partner nila. And na-mention ko na rin kanina guys, no, yung mga bigating partner nila, kahit yung visual artist, no, nung Final Fantasy series, kasama rin nila dito sa deal talaga yon. Kung talaga papasok ka ng play to earn, gusto mong tumalpak sa mga play to earn, syempre maghahanap ka na rin ng big project nila. Grabe guys, makikita nyo. Ayan, nandito na lahat ng partner sa website nila. So, hindi na natin siguro papatagalin to. Ilaruin na kagad natin para magkaroon kayo ng idea. Pero masingit ko na lang bago tayo maglaro. Yung presyo ng kanilang native token or yung MB token dito sa Genko Kishi, ito. So, 11 pesos at this very moment. Guys, at this very moment to. So, anyway, balik muna tayo dito sa website. Kung meron tayong ma-miss out dito sa overview natin, don't worry guys, meron silang guide dito. So medyo mahaba tong guide nila, actually wall of text to. Pero lahat ng information na ma-miss out natin, don't worry, pwede nyo kagad balikan dito. So halos ng lahat ng katanungan nyo, nandito na sa kanilang guide for this one. Sir, pero siguro yung iba dyan, tinatamad pa rin, no, kung paano tong game na to, tinatamad magbasa, pwede kayo mag-follow sa Twitter nila. And then as mentioned guys, na meron tayong Telegram PH group dito kay Genso. So huwag kayong mag-alala. Right now, already 103,000 followers na sila. So madami-dami na yung followers for this play to end. And guys, since big project to, nakasarin din to, nagkaroon din to ng coverage, no, sa PH Web3 Festival. And nabalita na rin to sa GMA7. Yes, nagkaroon na rin to ng coverage sa GMA7. So translate lang natin sa English yung iba nagja-Japanese, no, or Korean language ba yan. So sorry, kayo na bahala dyan. And bukod dyan, okay, Bitcoin.com naging news coverage din na rin siya. So para sa akin, no, yun yung mga number or big thing, no. And right now guys, itong metaverse na rin naman na to, number one game sa Japan at Taiwan. And as mentioned, this coming December din lalabas na rin yung digital asset nila or yung land sale. So, for more information, make sure na mag-follow kayo dito sa Twitter page nila. So, huwag na natin patagalin pa. Laruin na natin tong Genso Kishi Online. So, ito na yung pinaka-itsura na magiging game niya pag nasa browser tayo. So, anyway guys, as mentioned, itong game naman na to, free to play. Okay, so click lang natin sa taas, makikita natin yung setting dyan. Meron tayong option kung gusto natin baguhin pa. For example, itong display, yan, hide, show, nandiyan dyan na. Operation, nandito na rin. So, more on option, hindi lang siya yung pinaka parang sounds, windows lang, no? So, hindi naman. So, may graphics din siya, pwede mo siyang baguhin. Okay? So, yung mismong dashboard ng character mo nasa upper left naman. So, nasa level 2 na tayo. And then, nandito naman yung chat box natin. So nakikita nyo guys, mobile user friendly talaga siya, naka-maximize yung mga skills niya gamit yung mobile device. Pero nasa Windows tayo, so definitely kailangan natin gamitin yung mouse natin. So ito yung character natin. But to begin with guys, pwede kayong pumili ng mga character nyo. So nakagawa na naman tayo ng character. Okay, don't worry, spoiler free to, nasa first few hours pa lang naman tayo ng game. So, ito yung click natin. So, auto-attack siya once na nakalapit ka na, syempre, dun sa opponent mo. Pero, takes time, no, sa attack niya. Baka mamaya kala nyo hindi na uma-attack yung character niya. Pero, uma-attack siya, no? So, click muna natin ito. So, attack lang tayo ng attack. And then, ito yung HP ng kalaban. Pwede tayong mag-run away if nararamdaman natin na hindi pa natin kaya, no, yung opponent natin. Pero kayang-kaya naman. So, that's good naman para sa atin. Okay? Yan. So, right now, meron tayong mga tinatapos lang na mga basic quest. So, similar sa ibang RPG guys, meron siyang main quest, meron siyang side quest, okay? And then, meron din siyang mga fetching quest. Yung may kukunin ka lang, may tatanim ka, may pupuntahan ka rito, may kakausapin ka. Typical RPG, no? Yung mararamdaman natin dito. And talagang, ayun naman yung mga essence ng mga RPG game. Pero the good thing is guys, as mentioned, play to earn tong game na to. So pwede kang mag-enjoy, pwede mo munang laruin yung game kasi nga
free-to-play naman siya. Okay, ayun yung kagandahan naman yung mga free-to-play version. Pero ang point yan, kung gusto mo talagang ma-maximize yung earning potential sa play-to-earn na to dito sa Genso, definitely, kailangan mo talaga ng NFT. So, kailangan mo tumalpak, no? So, anyway, double-check muna natin yung mga gameplay niya. So, hindi ko na binabasa yung mga storyline, guys. Pero, syempre, kung gusto niyo talagang ma-feel, okay, maramdaman yung mismong game na to, kailangan basahin nyo yung storyline. O, yung chat natin. So, yan. So, ito punta tayo kay Chai. So, nakapingin natin, no? So, right now, nadidito pa lang naman tayo sa pinaka-first stage na ng map natin. So, malaki-laki itong map na to. Open world naman kasi itong inaasahan natin dito. So, nandito yung mga basic skills natin. Yan, tulad ng slash. Ganyan yung destructive strike. So, ito back to eh. Mamaya na tayo mag-back. Ilang Charlotte yung kailangan natin. So, ito yung bag capacity nyo pala guys na nasa 16% siya. So, medyo mabilis mapuno yung bag natin. Hindi ko alam kung... Ah, ito pala. Pwede pala siyang i-add pero syempre I doubt na libre yung pag add ng capacity sa mga box natin. So pag nilaro nyo to, yun nga, meron naman siyang mga basic tutorial. So don't worry, hindi kayo malilito. No? So kailangan i-take nyo yung tutorial na yun guys kasi tulad ng ibang RPG game, malalawak kasi to guys. So marami kayong dapat malaman na basic para ma-master nyo. Kailangan nyo malaman yung basic para at least no, pag nagkaroon na ng mga parang mid-tier na level or kahit na maging high ranking kayo, learning the basic always the best way to start the game. No? So ayun lang naman talaga yung dapat mong gawin. Huwag kang mag-i-skip ng tutorial kasi nga naging karanasan na natin pagdating ng laro, close na lang ng close tulad ng ginagawa natin ngayon. Tapos pag nandito na, saka na lang natin ni YouTube. So, mag-anong muna tayo ng skills na. Ipaparank lang natin. Yan, may mga under tutorial pa rin naman tayo guys. No? So, yung skill tree niya nga pala guys, parang similar no, sa Final Fantasy X or yung Final Fantasy X. No? So, meron siyang mga pathway kung saan ka pupunta, kung ano yung uunahin mo. So, in terms of leveling system, makikita ko medyo malawak pagdating sa leveling system. Kasi nga, yung skill tree niya, pwedeng mag-iba talaga yung build mo. For example, kinaliwa mo yung build mo, nag-focus ka sa bandang left side. Definitely, kung meron ka palang kailangan ng mga skill sa right side, it will take time para makanavigate ka papunta sa skill tree niya. So, yung pagpapalevel up mo palang, kailangan medyo planado mo na, okay? Nilaro nyo tong game na to, kahit sa mobile device nyo, malalaro nyo to. Okay, sa Android or even iOS, pwedeng-pwede, kayang-kaya. Nasaan ba yung indicator naman sa mapa yan? Pwede nyo zoom out yung map nyo dyan, oh. Yan, para mas lumaki siya, makita nyo. So, mas madali yung ganito. Depende sa trip nyo, pero paliitin na lang natin. Kung gusto nyo naman makita yung... So, ito. So, golem na tayo. Muna. Dark Servants. Yung mga dapat natin patay. Yan. So, gamit ka lang ng gamit ng skills dyan. Kasi, fighter class naman tayo. So, hindi tayo masyado makonsumo no, pagdating sa MP natin. Pero, although, kailangan mo parang gumamit ng MP. Mabilis naman siya mag-recharge. No? Ang smooth ng gameplay niya guys, actually yung gameplay niya smooth. Okay, nilalaro ko mula kanina. Although madami nag-i-internet niya, internet ngayon dito sa bahay kasi weekend, hindi ako nakakaramdam masyado ng delay. Okay, maganda yung mismo ano niya. And then siguro no, pag gumamit pa kayo ng Android kasi pag nasa mobile device kayo, definitely i-download niyo na yung mga game na to. Mas mabilis siyang mag-load no, unlike dito sa website, sa browser wala tayong dina-download. Kumbaga, preload lang. Okay, kung saan ka pupunta, saka pala maglo-load since nasa browser tayo. So, definitely, pag nag-mobile device kayo, mas smooth pa yung magiging gaming experience nga dito. So, basic-basic lang naman yung gagawin natin. Guys, masyadong malawak kasi yung RPG nito. Okay, malaki yung RPG mode niya. Talagang games talagang inaasahan natin dito. AAA light games yung inaasahan natin. So,
Definitely, I will make another content dito just focusing no sa mismong game niya. So right now, I'm showing you the gist dito sa mismong gameplay niya. Ano ba yung mga dapat nating expect? Okay, ano ba yung itsura ng mga basic concept ng game niya? Para magkaroon lang kayo ng idea. Pero syempre, kailangan natin mag-dumig in. Kailangan natin i-check yung in-depth no ng mismong game na to. No? So ano ba yung mid-level experience dito? Ano ba yung high-level experience dito sa play to earn na to? Siguro ayun yung mga dapat nating i-check sa mga next video natin para at least malaman natin kung gaano kaganda ba talaga itong Genso, no? Kung hanggang saan ba yung gaming potential niya. Baka mamaya yung ibang game naman kasi alam natin, no? Nasimula lang pala maganda, pagdating ng medyo nasa mid-level na, mahirap nang ipa-level up. Diba? May mga ganong klase. And we just being honest, no? So, itong si Genso, open world dyan, guys. Eh, may mga iba't ibang character din dyan. Makikita rin natin. Nagpapa-level. Do-double check natin yung mid niya. And then, yung high-level experience niya. So, right now, beginner pa lang tayo. Okay, syempre, beginner pa lang tayo. And then, lalaruin natin to. And then, papakita ko din sa inyo yung advantage naman pag may mga NFT na. Okay, and then, syempre, papakitaan ko din kayo ng ROI. Magkano ba yung kitaan dito? Magkano ba yung pwede natin italpak dito? So right now I'm just showing you a quick overview para dito kay Genso, para at least, no, at least meron kayong idea. Pwede niyo nang i-check ngayon. Okay, pwede na kayong mag-VR. Pwede niyo nang laruin, no, experience niyo kung tailor fit ba yung gameplay niya para sa inyo. Okay? And then syempre, for more information din, make sure na mag-join kayo dito sa or mag-follow na rin kayo dito sa YouTube page natin para. So again, guys, pag naliligaw kayo, make sure na double check nyo lang yung mapa natin. Okay, nandiyan yan na sa map yan. Makikita nyo lang, okay. And then may indicator naman kayo sa harapan nyo kung saan kayo pupunta. So, feeling ko, yan, training grounds man lang muna tayo. So, itong mga training grounds, parang dungeon din kasi itong mga to. No? So, make sure na magpa-participate kayo dito kasi medyo maganda rin yung bibigay na experience sa atin dito. Dito, mga training dungeon, guys, may mga requirement siyang level. No? So, yung pinaka-minimum level is at least level 5. Pero kung ginawa nyo naman yung mga quest, definitely nasa level 5 na kayo bago kayo makapunta dito sa training dungeon. So, booklist level 2. Makikita natin yung mga sample story dyan. Nandiyan na yan. Storyline, pwede nyo i-double check yan. Okay, may mga rewards yan, guys. Kasi meron tayong daily, weekly, or even monthly reward. So, pag naliligaw, ano unat gagawin natin? Click natin yung mapa. So, pinapapunta niya tayo dyan. Either pumunta na kagad tayo sa quest or magpa-level up muna tayo. So, makikita natin, ito yung mga level. No? Uy, may na-unlock tayong mastery. Double check na natin. Congratulations, you serve your first book mystery. Japan, unlocking book mystery. You will be able to gain spirit protection. Ano kaya yun? Okay. Books are mysterious objects given by the spirit. So, skip na naman natin. Pakita ko lang itong mga gear natin. We have a level 0 self-defense sword. Definitely, pwede pa natin palitan yan. Okay? Yung HP natin. Okay. So, nama-maximize. So, itong mga to, pag-aaralan pa rin natin. So, wala tayong equipment na gear. So definitely, kung gusto natin lumakas, kailangan natin punuin itong mga equipment pad na yan. So, ano kayo pwede natin check? Yung character natin, status build. Status build natin kanina, no? Left 30 point. Pwede tayo mag-adjust. Ano kayo? 6-bit. Okay. Yan, para madagdagan na. Ah, ito pala yung mismo status. Kanina, skill 3 pala yun, no? So, magdagdag daw tayo na. Power up tayo. Para mas lumakas yung character natin. So, dito tayo magpapalakas ng power. Grown with power up. Gotcha. Close natin. So, yun yung power up natin. So, pa-level na tayo. So, if magpapa-level tayo, make sure na do-double check nyo lagi yung power up, no? Ayan, mas medyo lumakas na tayo. Potion tayo. Tayo. Ito yung skill 3 na ito yung panina. So, nasa fighter tayo. Napat pumunta. Ito yung sinasabi ko. For example, since kumakanan napat tayo, baka mamaya may kailangan pala tayo dito. No? Malaki yan. No? So, medyo magkakaroon siya ng
time-consuming no, pagdating sa level. So, make sure, kung magpapalevel kayo, medyo nagbasag na kayo ng medium, lalo na kung saseryosohin nyo to, para at least planado nyo na, mabisualize nyo na yung character nyo. Kasi tutorial video lang naman to, so definitely, kahit anong path na pwede natin puntahan. So, need skill daw natin dito, 1 over 2, so definitely kulang pa. So, pa-level up lang tayo. Status build pala. Yan, so dagdagin natin yung strength natin. Madami pa naman tayong points, so. Yan, para malaki yung damage niya. Tayo kasi, ay na to, power up lang. Yan, para medyo may damage tayo. Labanan na natin to. Palad-palad tayo dyan mga sir! Patuloy ko. Potion tayo, yan. Madami pa naman tayong potion, nakikita. Kayang-kaya, konti na lang sir, patay na natin to sir. Ang ganda ng game yan, alright? So, ayun guys, nakita natin yung gameplay, yung basic mechanics niya. Okay, yung pagiging RPG ng play to A na to. So, nakita ko kanina, smooth naman, no? Medyo peak hours ako naglaro ng internet connection. Wala naman ako nakitang masyadong lag. Pero siguro kayo, kung mga ganito yung mga gusto nyong play to earn, i-double, triple check nyo pa rin. Pero kagandahan kasi, available naman siya sa mobile device. So kung meron kayong mobile device, hindi mo na kailangan bumili pa ng mga high-end na console. For example, PlayStation, Nintendo Switch, o gumawa pa ng mga heavy-duty na mga game rig, no? Yung mga PC console. So ito, kahit mobile device or binaring phone lang, okay na. Good to know na malalaro mo na siya. And play train pa siya. So yung mga event naman niya guys, for example, yung sa Telegram PH natin, yung link, ilalagay ko sa description. Make sure na mag-join kayo doon para makakuha din kayo ng NFT. Especially kung wala ka pang pantalpak. Sali ka na lang doon, baka ikaw pa yung mapili doon sa Telegram group. Pero anyway, yung mga ibang info rin, pwede yung check pa rin sa mga Telegram. Ganun lang din naman kasi yung ginagawa ko guys, pag may mga concern, katanungan ako, nag-a-ask lang din ako sa mga social media group ng mga Play to Earn Metaverse, mga bagong token. Yun lang naman yung basic things para makapag-DR din kayo. And speaking of DR guys, meron din akong previous content about sa do your own research para magkaro kayo ng mga tamang ways, ano ba yung mga step-by-step guide para makapag-do your own research kayo, para hindi rin kayo. Okay? So anyway, always remember, Go Gaming, love you all. See you again in my next content. Mwah!